Hello po sa mga ka-GV, this is your ultimate GV girl. And for today's video, kasama ko mga Bex friends, Orly and Tonton. Magic! Nagulat na lang ako, lang dito ka pala. Magkasama tayong Luka-Lukasya, nandito si Kitty Girl. And for today's video, itutour ko kayo sa eskwelahan kung saan ako nabuo ang kabaklaan ko. Wow. Nandito tayo ngayon sa harapan ng Gate 4 ng Far Eastern University. FEU has been my home for like, pag sinabi ko, sasabihin nyo, ang tagal ko sa eskwelahan. Kaya dito kasi ako nag-high school hanggang college. Kaya ang tagal ko sa college, kaya talagang dito na ako namahay. Most of the time, dito ako pumapasok sa gate 4. Kasi from Blumentritt, sumasakay ako ng Blumentritt to Murayta. So ito yung Murayta. So dito ako nakikipagtagisan ng lakas sa security guard kasi lagi ko nakakalimutan ng ID ko. And most of the time, hindi ako nag-uniform. So samahan nyo ako, pasukin natin ulit ang Far Eastern University. Let's go! Makikita niyo po, mukhang maluwag ang security sa FEU dahil nakapasok po siya. So now, as you can see, ito na siya yung admissions building. This building used to be the medicine building. Pero hindi tayo papasok dyan kaya bumalik ka. Pinakita ko lang naman. Dati kasi yung mga ibang buildings, kahit hindi ka naman taga doon, hindi mo institute, pwede kang pumasok. Pero dito, hindi ka basta-basta makakapasok. Kasi aircon sila. Ah, suplada sila dyan. Mayaman yung mga estudyante dyan. So from the gate, ng gate 4, dire-diretso, sa ito ang Freedom Park. Ayan ang Freedom Park. Matamay ka rito, Naglalaro kami dyan, pero pinalalayas din kami ng gwardiya. Kasi bawal. Oo, bawal. Bawal, di ba bawal tumambay dito? Tumatakbo kami dyan dati, nagpo-football kami. Tapos pag malapit yung gwardiya, aalis na kami. Tapos pag wala na yung gwardiya, babalik kami ulit. And this is the FEU Chapel. Ah, may church kayo sa loob. Oh, social kami, no? Oh, mukha lang akong demonyo dati, pero dito ako kumakanta. So this is the FEU Chapel. So kumakanta ako dito sa FEU Chapel kasi yung professor ko sa philosophy dati, nung nalaman niya kumakanta ako, pinapakanta niya ako pag may misa. Soloist? Tapos tapos nagbabasa rin ako ng mga salmo responsorio, yung mga ganon. So, mabait ka pala talaga, may mabait ka pala talaga. Marunong lang kumanta, kaya ako tinatawa sa kanya, santong kabayo. Ah, talaga. Nasa harapan ka ng chapel, tapos ganyan pa mag-aano. Ito na yung Freedom Park! May mga tropa ako dati na dito talaga kami tumatambay. Specifically, dito sa tambayan na ito. Puro na to! Dito kami tumatambay. Hi! Nung nag-aaral ako, dito kami nakatambay. Since dito kami nakatambay, pwede na kayo lumayas kasi tatambay kami. Ito po yung Freedom Park. Yung Freedom Park, punong-puno ng estudyante. Di actually, hindi na siya ba siya Freedom Park? Wala nang freedom. Hindi tayo malayang makagalaw dahil masikip na siya. So wala na tayong kalayaan dito sa Freedom Park. Dito lang kami nakaupo. Nakaganyan. Tapos pinapakilaman namin yung bag ng mga estudyante. Binubuksan natin. Abag mo pala. Thank you, Paulsay mo raw sila. Mga Paulsay kayo. Matik siya ba? Mga Paulsay student. Okay, so from here, from Freedom Park, puntahan natin yung tinatambayan talaga namin yung mga bakla. Ito sa Higad area. Maraming higad-higad kasi. So nakikita niyo po, mukhang mauuna pa silang maglabas ng mga TikTok content nila bago ko mailabas yung vlog na to. So mukhang wala talaga tayong mag-vlog, ladies and gentlemen. Alay lakad yata itong pinuntahan natin. So itong area na pupuntahan natin, dito naman kami tumatambay ng mga bakla. Dito na buo ang she. Ano ibig sabihin ng she? Dati siyang he. Actually, ano ba ibig sabihin ng she? Nakalimutan ko. Society of Homosexual Emergence. Actually, yung una, ang pauso ng mga bakla, yung she, ano yun? Sigma Homo Epsilon. Tapos sinasabi, ano ba ibig sabihin ng Sigma Homo Epsilon? Kasi wala, maganda lang pakinggan. Tunog sorority, yabi nila. So, invento lang yun? Oo, hindi nga nila alam kung ano ibig sabihin ng Sigma Homo Epsilon. Basta homo, kasi homosexual daw. Ano eh, Epsilon? Basta. Para mabuhay lang yung she. Tapos naging sorority for homosexual emergence. Tapos naging society for homosexual emergence. Ayan. Kami yung first batch of officers ng organization na yun.
ito, wala pang ganyan. Wala pang ganito dati. Saan daw nilagyan eh? Dahil nasira siguro ng mga bakla. Kaya nilagyan na ng ganyan para maprotektahan ng mga pananim. Ah, so yun. Kasi ito rin walang ganyan dati. Sana ipakita natin yung mga pictures niyo before na tumatambay kayo dito. No? Wala, sinunog ko na. Naka-one line kang kila. Wala, sinunog ko na ngayon. So siguro kaya nilagay yan. Kasi itong area yan, maraming nahihigad dyan. Laging nahihigad yung mga bakla. Kasi may mga nalalaglag na higad. Ba't niyo binuo yung grupo niyo ng baho? Ba't niyo binuo yung grupo niyo, Mel? Kasi talaga ang dami namin mga bakla noon. Pero tapos sobrang freedom yung narating tinamasa ng mga bakla. Parang hindi pinapagupitan ng mga buhok. Correct na. Okay, no? Kasi pwede na sila mag-uniform na medyo blouse na pambaga. Hindi pa uso dati yung ano yung mga transgender. Pinapayagan na yung mga estudyante dating magpalda. Tapos nilegitimize talaga nila yung grupo ng mga bakla para, alam mo yun, may representation. Pag may mga events, laging may, di ba, may mga inter-institute. Parang, ito nga lang ako, hindi mo masyado kumikibuto. Parang may, alam mo, dinigan mo na lang yung mga pananim ko, parang may ginagawa ka. Inter-institute, tapos iba parang mga Institute of Nursing versus Institute of Arts and Sciences. Tapos, lagi silang nagsasama ng entry ng ano, ng SHE. Parang may entry yung SHE para nakakapaglaro, nakakapag-participate yung mga bakla. Sobrang saya ng mga bakla. Anong pinaka-project na bongga na ginawa ng SHE? Yung ano, Queen of the Far East. Ay, narinig ko yun. Queen of the Far East, nagpa-pageant kami, gay pageant. Dati dito lang namin ginagawa kasi nga wala to, so ginagawa namin stage to. Dito lang naglulumarampay mga bakla, naka-swimsuit, naka-long gown, tapos nagka-question and answer kami dito. Tapos yung mga estudyante, ayun parang ganyan, nanunood din sila. Tapos sila yung mga judges, palakpakan lang. Ay, dito. Tapos ang ano namin, ang trip namin lagi, nagsasurvey kami. Nang? Nakaupo dito lahat ng mga bakla, tapos mga naka-posing kaming ganyan. Nakapila, siguro mga anim kaming bakla o sampo kaming bakla. Tapos lahat ng mga dadaan ko si Janty, tatanungin lang, sinong pinaka-cha ka sa kanila? Yun ang tanong. Survey. Ay, alam ko na manalo dyan. Uy! Dito ka pala! Si Donna. Oh, si Donna ang laging nananalo. Sa sino ang pinaka-tsaka? Oh, tapos boboto yung mga ano, yung mga estudyante yung maglalakad. So ito, kasi ito yung alas 5. Ay, walang flag. Bakit wala nang flag? Hindi ko rin alam. Dati kasi pag alas 5, binababa yung flag. Tapos since nagba-volleyball kami dito, tumatambay kami dito. Tapos nakuupo ako lagi, umuupo ako, nagsuswing ako dito. May kadena na talaga? O, paano kung nagsuswing kung walang kadena? Ano? Imaginary. Sorry. So, saan yung fountain? What? Yung fountain di, alam mo, ibang school yung pinuntahan mo. Oh, lasing ka nun, kaya akala mo may fountain. Oh, eto lang. Ayan, di ba makikita mo may water. So, nalaglag ako dyan. So, nung nalaglag ako, basang-basa ako sa dirty ko. Tapos yung mga tao nagpapalakpak. Oo, kasi nung bumagsak siya, naging seahorse naman. Ah, talaga ba? Gusto mo ipabubukin sa mga estudyante. So, alikin na kasi yung mga estudyante, nagsasayaw sila, hindi sila makapagsayaw, nakakaabala tayo. Maraming salamat po. So, pumunta naman tayo sa canteen. Hindi ko lang alam kung canteen pa siya. Karinderiya na dami. Tayuman kasi ang tawag doon. Tayuman? Tayuman. Bakit daw po? Wala siyang upuan, so lahat naman kumakain nakatayo lang. So tayuman siya. Parang may mga high tables lang. So ito yung tayuman niya. Ito? Hi, oo. Late na. So nandito lang kami, kumakain na kami dito. Tapos sa iyan! Kasi nung nag-aaral ako, ito magnanakaw ako. So ngayon nadala ko yung ugali ko. Ganyan. So ayun, maraming nakakain talaga dito. Mabait yung estudyante na mimigay. So ito yung tayuman, kumakain. Ito yung tindahan dati ng hotdog. Bakit hindi tayo kumain? Pwede yung ano, hotdog on stick lang a few. Tatlo pa ate. Pareho po. Hotdog lang kinakain yung pag-recess ni? Ayun na naman ang pera ko. Siyempre ko wala ko masyadong pera. Naubos kasi yung pera ko dati sa pagtataksi. Kasi ma-artist. Pagtataksi kasi magugulo yung gusto magugulo yung buhok niya, ayaw niyang pagpawisan. So high school pala magkaibigan na talaga kayo. Yeah. So kunyari ang baon ko 60 pesos, sa taxi lang din. Ang mura. Tapos usually, pagkatapos namin yung order ng ano, ng hotdog, eh, di ba ang daming tao, nagkakagulo, di ba sabay-sabay umu-order, sa alis kami nang binagbabayan. So kung kakita naging mga classmates, ang bibiliso nila kumain, tingin mo ubos na agad. So ito pala may snacks lang dito. Dito, fresh buko. Dito ka makakabili talaga ng pinakamasarap na buko. Pa-order na apat na pineapple juice. May buko nga sila. Wala kang ginagawa, puro ka picture ng picture dyan. Dito ka matulog. Maraming salamat. May wala pa ako. Ha? Ito naman timawa, sumaba ka lang talaga dito kasi ano mo kakain tayo. So eto, pwede mo magpasok ng drink? Yes, po.
Bookstore na siya ngayon. Pero dati, ang tawag nito, nung high school kami, co-op. Ito yung cooperative dati. Dito kami bumibili ng papel, yung mga exam papers, yung mga exam books. Co-op dati ito. So ngayon, bookstore na siya. At dahil bookstore siya, ang mga pangunang yung mabibili dito ay mga t-shirt. Memorabilia. Oo. Kasi nga, dahil ito ay bookstore. Diba? Pag sinabing bookstore, pagpasok mo, ang makikita mo talaga ay mga manikin na may suot na t-shirt. Dahil ito ay bookstore! Laging tatandaan, sa bookstore, ang pangunahing mabibili ay t-shirt! Dahil ito ay bookstore! Diba? So, nasaan yung mga books? Okay. Dito po sa loob ay bookstore. Pero sa labas, ito po ay aquarium po yan. Ayan, aquarium. So makikita niyo na po, ayan, gumagalaw mga janitor fish. Mga estudyante ba yan? Ah, okay, ang ganda nito. Opa! Diba? High waist ng lola mo, diba? Ganyan ka nung estudyante ko rito ngayon, oh. Ano? Ganyan ka. Mas baklang-bakla pa ako dati. Si Kitty dito pumapasok. Diyan siya tinatakas. Oo, diyan ko siya tinatakas. Anong gate to? Gate ano to? Gate 2 po. Gate 2. Galing sa gates of hell. Yes, Miss Hart? O, tignan mo nga naman. Pag pumunta ka talaga ng bookstore, may libreng t-shirt. Dahil ang pangunahing mabibili sa FEU bookstore ay t-shirt. Dahil ito ay bookstore. Magkano isa nito? O, bumili kayo ng tigi-tigi sa dalit. Magkano po lahat? Uy, nakakahiya naman. May mga kasama pa kasi kami. Ilan pa? 38. Ayan. Double XL, pero stretchable. Discrimination. Diyos ko, meron daming pa! Game. Meron pa pala! Alam mo, ang hirap kasi nito, malalaglag to. Kailangan ito ng bag. Ay! Ito yung tote bag! Ganda! Parang din mas... Pangit naman kung ganito lang sa amin. Baka sabihin, ninakaw namin to. Nagtatrabaho kami, di ba? Alika na. So, ikaw ba supplier dito? Guys, siya ang supplier. Kailangan nyo na magandang picture. Ready? 1, 2, 3. Yay! Maraming salamat po. Thank you very much. So now we are going to the grandstand. So tumatambay kami dito sa grandstand. Tambayan talaga to. Dito kami nagre-rehearse. Kasi hindi pwedeng gawin dito talaga. Nung naging pageant na siya talaga, sa labas kami nagpa-pageant. Pero dito kami nagre-rehearse sa grandstand. Tapos nagko-concert kami rito. Yung miss gay playtime lang, rampa-rampa yung mga bakla dito. Masarap dito kasi mahangin. Itong FEU, home din to very popular transgender queens, beauty queens sila, Coco Artadi. Isa sa mga pinakasikat dati, dito siya nag-aaral, classmate ko siya dati. Si Algene, yung Beth Tamayo sa Super Serena, dito din nag-aaral. Ang daming sumikat na mga bakla dito. Actually, ang daming mga naging sikat na artista rin na galing sa FEU, si Ay de las Alas dito din dito, high school, dito rin siya nag-high school. Tapos college, dito rin siya nag-college. Si Tessie Tomas, dito rin nag-aral dati. Tapos, alam mo, yung ilalim nito... yung ilalim nito, parang ano, headquarters siya ng Boy Scout. Saan tayo pumunta, May? Ito dati yung ano, nung high school kami, ito yung office ng Boy Scout. Kasi Boy Scout ako dati, so opisina yan. Tapos dyan yung scout master namin, dyan yung opisina nila, tapos dyan kami nagre-report. Ngayon daw, ano na siya? Storage na lang siya. We're going inside the Nicanor Reyes Hall. This used to be the post. This used to be a post office. Air-conditioned na rin. Ayan, dati post office yan. Tapos, eto, office to dati ng ROTC. Ano po? Office ng ROTC to dati. Ano na siya ngayon? Exhibit hall, pero dati, ano yan, office ng ROTC. Tapos ito, post office yan dati. Nung uso pa yung mga letter. Hulugan ng sulat. Ano na siya ngayon? We have two offices for NSTV and an office of student visas. NSTV, National Service Training Program. Ano yun? Ayun po yung bilit ko sa ROTC program. Ah, okay. So ayan, dati hulugan ng sulat yan. Sa loob ng eskwelahan, merong post office. Bongga.
Yung mga teacher naghuhulog din ng ano? Oo. Lahat. Eto dati yung room 101. Ito yung classroom ko. First year high school. 1-1. First year section 1. Akong president. Ah. Tapos officer din ako ng freshman organization. Opisina siya. Ano to? Hindi to yung part and sciences na dean's office. Ah, dean's office. So nandito yung dean. Huwag tayo dito. Ayan na siya. Ayan na siya. Ay, batang bata pa yung dean. Ayan. Pero siya talagang dean ang bato. Nandito tayo sa kantina FEU. Makikita niyo po, napakalaki ng kantin, ngunit sarado ang mga tindahan. Nagpupunta yung mga estudyante rito para sila mismo ang magluto. At ang maganda rito sa eskwelahan ito na talaga, ang mga estudyante rito ay may tiwala sa isa't isa. Kahit makuha mo ang gamit ng hindi sa iyo, ibabalik mo sa tamang panahon. At dito talaga ang mga estudyante mayayaman, mamahalin ang mga cellphone nila. Oo. At ang last message na natanggap niya ay... Bakit hindi kayo naka-uniform? May uniform sa loob. Pero hindi kayo required mag-uniform talaga. Ano na? Ang mga tips, dadaan ka ng gate 1. Sarado na ang gate 1. Gumawa ka ng paraan para mabuksan mo yung gate 1. Bongga ang gate 1. Alam mo kung bakit? Yung gate 1 ang gate na pinakamalapit sa rekto. Doon pinakamura ang cellphone. Oo. Kailangan lang maghanap ka ng mabibilan mo ng charger kasi walang kasamang charger yung cellphone. Oo. Ha? Oo. Tapos ang unang text meet mo, yung may-ari ng cellphone na nabibilan mo. Pero may sinasabi si Miss O. Ano yun? Face reveal daw yung nasa gate 1. Yes! Yeah! Face reveal naman pala! George! Nag-face reveal si George at kayo nakita natin ang totoong niyang kaanyuan. George, pakibalik ang face shield. Yay! Kasi hindi safe, kaya kailangan safe tayo. Si Kitty naman na nire-request. Anong name mo naman? Alonzo. Pang mayaman. Alonzo, face reveal daw request ni Kitty. Okay, 1, 2, 3. Ayan na si Alonzo! Alonzo! Para mas safe, pakibalik din mo sa okay, anong name mo? Ha? Si Jiro. Si Jiro. Ilan taro si Jiro? 7. Jiro! Pakitaas yung face mask mo, masyadong mababa. Alam na natin. Pakisalag na ugot. Hindi na karoon, di ba karoon babalik na okay? Totan yan. Hindi ka taga rito. Bakit ganyan ka makipag-usap sa mga tao maraw? Pinsang ko yan eh. Ha? Pinsang ko yan. Bye-bye! Bye-bye! Balik ko na. Ayun. Tapos last na, dadalhin ko kayo dun sa isa pa namin tinatambayan. Kasi syempre, kami mga magkakaibigan, hindi naman kami sabay-sabay ng klase. So kung saan yung mga kaibigan ko na walang klase, dun ako tumatambay. Oh. Dito kami tumatambay kasi medyo malamig. Ang lagi namin tinatambayan dito sa areyang to ay ito. Dito kami tumatambay. Ayan, tambayan namin to. At saka ito. Kasi nga, fully air-conditioned yung admin building. Kaya malamig tong bato. Malamig tong bato. Tapos lumalabas yung aircon from there. So malamig tong area to. Dito, nararamdaman mo yung aircon, di ba? Ayan, kaya lagi kami nakatambay dito. Mga bandang pang umaga, dito ako nakatambay. Dito kami tumatambay dati nung nag-aaral kami. Kaya anong ginagawa niya? Tambayan namin. Tambayan namin to. You can't sit with us. Thank you. Charot. What's your name? Abigail. How about you? May and? All in all, masaya naman kayo sa FE. The best part of studying in FE. Marami mong guwapo sa FE. Madami po. Pares mo sila. Malandi. Di ba mukhang magaganda sila? Face reveal. Maraming magaganda sa nursing dati. Ah. I-face reveal natin sila. Sino una? Sino? Oh. Okay. Alay, hindi ko kayo inaayos yung hair mo. Institute of Nursing. Anong name mo ulit? Abigail. Abigail. Oo. So, Abigail, face reveal now.
face mo. Face mo, show mo. Oh! Kamukha ni Francine Diaz. Oh, kamukha ni Francine Diaz. Ang kadenang ginto. Okay, ikaw na name mo? May po. Si May naman. Matigis ang pwede mo kayo. May, face reveal now. 1, 2, 3. Oh! Ang ganda! Kamukha ni Chito Miranda. Babae yan, ha? Babae. Si Neri pala, yung asawa ni Chito Miranda. Si Neri. Oh, yung ganda ni Neri, no? Ha? Isa pa raw, isa pa. Oh, isa pa, no. Naku, hindi pa nakita. Okay, one more time. 1, 2, 3. Oh! Tinagal yung mas, pero tinakpan yung mas. So ano nakita namin? Sila ulo pala. Face reveal. Okay. Ang galing. Sila ulo pala. Ito wala kami nakita. O, ano yung mo? Si ang ganda ng pangalan. Mukhang nanggaling sa mabuting pamilya. Yes. Mukhang magaling sa negosyo ang mga nanay at tatay. So, ladies and gentlemen, ito na po ang face reveal. Ang napakagandang si Cheska. 1, 2, 3. Ah! Ang ganda! Mukhang ano yung mga babae sa K-drama. Oo, nanay ni Sunshine. Charo. Taiwanese yun. Ang ganda ng mga estudyante. Magaganda ang mga estudyante sa FEU. Walang tsaka sa FEU. Thank you very much. Nice to meet you. Thank you. So there you have it, ladies and too many men. Kaya ayan, maraming salamat dahil sinamahan niyo ako ng mag-tour dito sa loob ng FEU to relive my fond memories here. Oh, yes. Busy show, di ba? Nagte-text talaga siya. Ayan na, Junikash ko na nga, hindi ka makapaghintay. Hindi lang, hindi nga, hindi lang. Ayan. Maraming salamat. So sana nag-enjoy kayo sa lahat ng mga Tamaraws dyan at sa lahat ng taga-FEU. Have a lot of fun sa FEU dahil fun talaga ang FEU at sa mga gustong mag-aral dito. Mag-enroll na kayo dahil masayang-masaya at bongga dito sa FEU. Thank you very much, guys. Bye! Thank you! Bye! Thank you.